Sa Tondo, Maynila, namatay ang magkapatid na menor de edad matapos silang matrap sa nasusunog nilang bahay. Makibalita tayo kay Cecil Villarosa. Ginising ng naglalagablab na apoy ang mga residente sa kanto ng Sandico at Soriano Street sa Tondo, Maynila, kanilang alas 3:30 ng madaling araw. Umabot na ikalawang alarma ang sunog na tumagal na mahigit isang oras bago naapula. Pero matapos ng ilang minuto, muling nagliyab ang apoy sa bubungan ng isa sa mga bahay. Agad itong binomba ng tubig. Nang tuluyang mapatay ang apoy, itinuloy ang paghahanap sa dalawang magkapatid. Alas 5:30 na umaga, nakumpirma ang pinangangambahan. Natagpo ang wala ng buhay ang mga biktima na sina Francine Hagunos, 15 taong gulang, at Lance Hagunos, 12 taong gulang. Nakita ang mga 11 magkapatid na magkayakap pa sa loob ng kanilang kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang kanilang pamilya hindi matanggap ang sinapit na trahedya. Ayon sa BFP, posibleng hindi na nakababa ang magkapatid dahil may apoy din daw sa pintuan palabas ng bahay. Hindi na siguro sila nakababa kasi nasupukit na sila ng usok. Yun naman ang magiging kwa natin eh, hindi tayo mamamatay sa apoy kagad eh. Mamamatay muna tayo sa suffocation, sa usok, and then bago tayo masusunog. So siguro wala nang option yung dalawang magkapatid, siguro nagyakapan na lang sila. Tatlong bumbero naman ang nagalusan habang nagsasagawa ng mopping up operation. 12 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na tumupok sa 6 na mga bahay. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng mga ari-arian na natupok. Inaalam pa ng BFP ang dahilan ng pagsiklab ng apoy. Cecil Villarosa, GMA News.